Di ba? At least makashare ako sa inyo. Ito yung mga lugar ng mga LGBT communities dito. So may mga rainbow. So much rainbows. Ay! Talagang mainit siya ay. Halo ka, masunog sa... Masunog talaga ito yung mukha ko ba? First time ko pa naman mag sunscreen. Yung mga ano, happy sila masyado, syempre. Ay tayong mga... Ay kinaganda lang ating pagkaputi. Kung dito ay maputi, hindi tayo maganda. Nga nga tayo. Ayan, ayan, andito na tayo sa... Ano... Para sa mga... Bago po sa ating channel. Ito po yung Young Street. And papalapit po tayo sa pinaka... Center, yung Times Square version ng Toronto. Ang tawag dito is Dundas Square or Yonge and Dundas Square. Pero pwede naman Dundas Square lang. My name is Kenica. Hello, hello Toronto, Toronto. Ayan, ayan, palabas po tayo. It's very sunny. Kaya first time ko po naglagay ng ano, ng sunscreen. Ewan ko ba masyado puti yung mukha ko. Kaya lang ba guys? Ngayon, masuot po yung bag na bigay ni Mami Rose. Kasi girly-girly. Tapos, ano yun na... Naloka talaga ako kasi lawas ako ng bahay. Prepared ko na lahat. Paglabas ko, may naisip akong nakalimutan. Sabi ko, dadalhin ko yung card para sa extra points ng aking kasi bibili tayo ng mag-shopping tayo. Shopping tayo. Pagpasok ko, hinanap ko yung card. Hanap-hanap ka ng ganun. Diyos ko, nakita ko na yung card. Paglabas ko, pagbaba, naiwan naman ang cellphone ko. Naiwan yung cellphone ko, guys. So, nga, si Bading, akit na naman. May mga ganun, di ba? Sino nakatay ng mga ganyan na napilit mong inisip na wala ka nakalimutan, tapos pagbalik, may nakalimutan ka? So, naalala mo? Tapos, pagbalik mo... Yung isa na naman ang yung nakalimutan. Kakaloka. Tinan nyo yung ano. Tinan nyo yung weather natin today. It's already summer. Pero medyo malamig yung hangin sa gabi. Yun ang nakakaloka. And then, ito po tayo. Suit ko po yung relo na walang battery. Wala palang ano. Ang relo na walang battery. Diyos ko. Nag-duty kasi si Jaya sa Jollibee, so dadaan ako doon. Alam nyo na. Hindi po ako ano sa Jollibee. Hindi tayo nagki-crave kasi unay po tayo, unay. Alam nyo yung unay? Yung ano ba? Sa ano talaga? Direct tayo sa... sa sandok. Ang pangit naman pa. Pakinggan yung ano eh, i-translate mo sa ano. Wow! It has become a coffee shop here. Nice! Kasi pharmacy siya before, naging coffee shop na siya ngayon. Andito na tayo sa Church Street. My God, mainit siya ay. Paano man to eh? Ito yung sikat dito na, aray ko, weird na restaurant and bar. Tawag sa kanya is Stormcrow Manor. Parang ano siya, unique, authentic na ano, na lugar. Parang, ang tawag dun? Specialty bar, parang gano'n, specialty cocktails. Maglakad ba na tayo guys kasi very mainit man. Uy, naiwan man yung payong ko. Dapat nagpayong lagi ako ba? Yun talaga nasa isip ko, magpapayong talaga ako. My God. Malaki kasi yung payong ko, yung hindi matupi-tupi ba? So alam nyo na, nangyari sa atin pagdating dito, puro tayo stress.
Kasi hanggang ngayon, nakikita pa din ako. Nahiya na ako kay Jaya. Pero magbayad naman ako. Kasi nga, wala pa tayong matirhan. And ayoko din kunin sa kanya yung room kasi na-turn over ka na sa kanya. And I told her already na yun ang mangyayari. And diba, nakapag-settle down na siya, tas Jollibee yung trabaho niya dito lang, malapit lang, full-time pa. So, it's a very good thing for her actually. Yun ang problema lang talaga. Ayoko ma-stress, ayoko makadagdag ng stress niya. Pero kasi ako iniisip ko yung ibang tao muna. Kasi kung tutuusin pa rin daw ako mag-ano, pero tayong ganyanan, uy. I-respeto natin ang ating mga kaibigan. Saan tayo pupunta ngayon? Laka, nandito tayo sa Church Street. Mga kabaklaan. Pero saan ako pupunta? Diyos ko. Feeling ko na talaga. Oh, saan tayo pupunta? Naglagay kasi ako ng petroleum jelly sa aking paa. Kasi sexy-sexy tayo, diba? Tapos ayoko mag-dry up. Ang problema, nagmo-moist yung in-between ng ating legs. Ating sexy legs. Maraming nahuhumali sa ating sexy legs. Pero Diyos ko, wala namang nagsiseryoso, charat. Nakakado na tayo guys, ay parang akong tanga dito. Titingnan ako ng mga tao, bahala kayo dyan. Diba? At least makashare ako sa inyo. Ito yung mga lugar ng mga LGBT communities dito. So may mga rainbow. So much rainbows. Ay! Talaga mainit siya ay. Hala ka, masunog talaga ito yung mukha ko ba? First time ko pa naman mag sunscreen. So, mga happy sila masyado, syempre. Ay tayong mga... Ay, kinaganda lang ating pagkaputi. Kung hindi tayo maputi, hindi tayo maganda. Nga tayo. Pero ako, okay naman ako actually. I'm okay with being a brown color or something. Wala akong pakialam sa mga ganyan. Kaso, para lang paano siya ba, ma-even. Kasi hindi siya even. Ay! Ito na lang ako, one more kanto ako dito. Ito na lang akong lakad. Tinan nyo anong nilalakaran ko, ha? Chaneng! Rainbow! Tatlong street po, at tatlong intersection po yung may rainbow. Dito. Dun sa amin banda, tapos dito sa gitna, tapos dun sa dulo. So, syempre, isang Toronto sa pinakamalaking pinakamalaki yung kanilang Pride celebration, which is going to happen next month. So hopefully, sana tayo, makagora, makavolunteer, kasi volunteer tayo last year ng pagbalik ng Pride. So hopefully ngayon din, kasi busy na daw ngayon. Maraming mga activities daw, sabi. I'll be back, ha? Ayan, matapos ang isang oras sa paglalakad, at dito na tayo. Charot lang. 20 minutes lang naman. Ako na rin kasi mag-isa. Di pa nag-reply si Jaya, so punta muna tayo ng Eaton Center. Para makabili tayo ng shave. I'm a music. Ayan, andito na tayo sa, para sa mga bago po sa ating channel, ito po yung Young Street. And papalapit po tayo sa pinaka-center, yung Times Square version ng Toronto. Ang tawag dito is Dundas Square, or Young and Dundas Square, pero pwede naman Dundas Square lang. Tunghayan po natin ang busy street na ito. Na may isang square at napapalibutan ng mga billboards with LED lights. Tinan nyo ha? Ito po siya, may paganyan, may baby boy doon. So dyan may Winners, Adidas, tsaka movie house. Ah, may patio pala yung spring sushi dyan, oh. Tapos dito sa kabila, ito yung square na sinasabi ko.
and people can walk across. Para siyang Shibuya din ng Japan. Pwede kayong dito, pwede na siyang dito. Ayan, ayan. Wala nga lang dito yung mga high-end brands, pero may department store na nagbibenta ng high-end brands. Ganun. So, naglalakad sa'yo. Ay, kuha na pala. Ito tinatawag na Eaton Center. Grabe yung laki ng billboard o ni Ed Sheeran. Kasi may bagong album siya, diba? Ito na siya. Ito ginaganap yung maraming mga events. Ayan na yan. Pwede kayo mag-request, mag-ano. Mag-host ng mga events dito, ganun. Dito siya. Ito rin, oh. Fuck. Bachelor in Paradise. Kasi ito yung sinasabi ko sa inyo na streetcar, kasi walang tram dito. Streetcar ang tawag. Ayan siya. It's going to Dundas and Victoria. Yan yung mga police naka-bike na lang. Sir! Sir, linyo po ako, sir, charot. Tara, pasok muna tayo sa Eaton Center. Andito tayo sa Nordstrom kasi closing sila the whole store. Kasi magka-close yung Nordstrom sa buong Canada, di ba? Oh my god, ganda ng mga shoes nito. Ito may Gucci, oh. Kano na lang kaya ito? 40% off. Wala namang price. Wala. Grabe, $90 na lang. Ito pala $300. May Diyos ko. Pass. Tingin-tingin lang tayo, guys. Ayan, ayan. Diyos ko. Umalis po tayo ng ano. Eaton Center kasi naghahanap na si Jaya. Tapos na kasi siya sa work. Tapos, syempre walang susi sa bahay. Grabe, ang dami-dami ng mga ano, sales sa Nordstrom kasi nga pa-close na yung store. At may magmagic-magic. May mga magic-magic show dito kahit ano na lang mga eksena. May iba't ibang ganap, Diyos ko. Hintay ako ni Jaya, napabili ako sa kanya ng chicken tsaka spaghetti. Ngayon, yun nga, di ba? Sa dami-dami ng ano? Sa dami-dami ng ginawang sale. May mga ano sila, may mga sunglasses, men and women's apparel, mga shoes. Ang dami mga kandang shoes. Kaso, hindi maka-afford. Mga Gucci, no? $300 na lang from 1,000. Nasa mga 40 to 60%. Buong store kasi nga yung Nordstrom. Hindi ko alam if it's a very good decision na ginawa nila, but they are closing all the Canadian stores. They are liquidating po. Ibig sabihin, it's also a business strategy to ensure na mas less po yung magiging ano nila. Magiging expenses or loss. Kasi nga, di ba? Ang worst comes to worst scenario po na pwede natin gawing ano, pwede natin gawing business strategy for the business to prosper or not, or continue or not, is closing. So isa din po yan siyang business strategy. Officially. Ayan. Andito na tayo. Sa Jollibee, asan na si Jaya? Bibilisan ako ng shave kasi wala tayong chance.
Punta natin si Jaya kung ano ba siya. Ano nangyayari sa kanya. Ito dito, Dave's. Ah, oh, may bago pala dito, Dave's Hot Chicken. Pero may mga bagong stores. Kasi nga, di ba, we're moving past the pandemic na. So, dahan-dahan na din nagre-reallocate sila ng mga funds, finances para magawa ng bagong business or hindi. Dito tayo sa Jollibee. Asa na kayong kaibigan natin? Nag-duty naman pala siya. Ano siya? Bala parang ano na ata siya dito? Manager ah. So ano kami? Unay kami sa Jollibee. I'm so proud sa friend ko. Parang ongoing yung kanyang progress sa kanyang buhay, no? Grabe yung inspiration ni Jaya. Katrabaho siya, nag-aaral. Ay! Ayan, ayan. Ito si Jaya. Hello, hello. How are you? Okay lang. Ito si Jollibee. Baka naman Jollibee. Jollibee Canada. Hello po. Papalit lang ako. Baka naman magbibigay kayo ng ano? Pangpasaya. Masarap kayo sa ano? Marami din ako naging nakilala ng mga taga dito, mga local. Hindi naman talaga local. Ang mga local sa Canada is talagang ano? Ang tawag doon, walang local kasi Canada is a place for immigrants. So yung mga Canadians ito natanap na nakakausap ko, sabi nila, my God, ang sarap ng Jollibee. Di okay. Ngayon, andayin natin si Jaya, tapos suwete ng bahay kasi doon ako kakain. Magpapainggit ako sa inyo. Lalo na sa Europe na walang Jollibee, paala kayo dyan. Grabe talaga si Jaya. Oy, maraming mga pagkain. Basta mga hardworking. Oh my God, thank you very much. Ito na tayo. Parang magka-crop top na naman ako mamaya. Hi, Miss Crop Top. Andito tayo sa Jollibee. Sa Yonge Street. Pwede ko papindot kasi hindi siya magaan. Oh, wow. Ako pa pinagpindot. Be, bakit ganito, be? Grabe ang init, Jay. Naglakad ako kanina, pero di ko ito kakayanin. May mga police bio, sir. How's your work today? How's your shift? Okay lang. Hindi masyadong busy? Walang order ng ano? Early out na. Ha? Early out na. Kaya pala. Mga ganyan. Wala sa ako. That's my next shift. Until what time kayo open? 10 na. Oh, pero hindi... 11 na nag-close ka. Dito tayo. Dito? Masaya ko dyan, medyo. Ngayon, hanggang 10 daw sila. 10 yung last order, pero closing ng store is 11. Yeah. Actual closing, okay. Yeah. Hala, may ano oh. May hinuli pala yung mga police. Andito tayo sa ano Toronto Metropolitan University kasi before may name siya, private name siya, pangalan ng tao. Kaso yung taong yun, nag-ano siya, nag-participate siya sa residential schools na parang killings ata or abuse nung old times. So na-condemn din siya ng mga ano, mga advocates ng parang justice for the residential schools victims. Kasi parang ginawa, parang ano ata, may mga schools na, alam niyo yung mga boys dorm, boys. Parang ganun ba? Tapos, yun. Inabuso yung mga bata, yung iba pinatay. Ganun, so it's a very big deal for them. So na-change siya yung pangalan ng university niya, na ginawa na siyang Toronto
Metropolitan University, ganon. Kasi mabash yung, nabash sila masyado. Tapos may ano dito, may magandang coffee shop dito. Dito kami nag-coffee ni Nanico before. Tsaka ni Diane, ba sino mo kasama ko? Kalimutan ko. Tapos dito, kabil, dito banda, during winter time, ginagawa nilang skating rink. So, sa mga mahilig ng skating dyan, and if you live around the area, dito lang sa downtown, baka crowded yung Nathan Phillips Square, dito na kayo mag-skating, gano'n. Pero nice siya. We are inside a school campus. Pero open lang siya, diba? Hindi naman siya parang covered, ano. Balzac pala, Balzac's Coffee. Dito kami nag-coffee before. Ay, napagod si Jaya. Uwi siya kasi may exam siya mamaya. So kaya sinabihan ko siya na if you're busy or what, kung anong time siya uuwi para mabigay ko yung susi kasi di siya makapasok sa bahay. Maglalakad muna tayo guys at nag-enjoy ang lahat sa mainit na araw ngayon. Whew. Parang nakaka-dehydrate siya. Uy! Uminom ka ng water, be? Hmm? Uminom ka ng maraming water? Pinin ko ng water kasi it's very hot. Ito sa'yo, ito kasi mamaya mag- Ayan, andito na tayo sa sinasabi kong ano. Andito pa tayo kanina naglakad. Ayan. Malapit na tayo sa bahay. Nakikita niyo yung building na yan? Yung building na yan? Hindi po dyan ang bahay namin. Nakikita yung building na puti? Yan, hindi dyan. Yung sa likod? Yung ano? Hindi rin dyan! Pero, eto siya. Nainis ako nito. Kasi tinakpan niya yung view ng CN Tower galing sa kwarto namin. So ngayon wala na siyang view ng CN Tower. Pero dyan lang tayo sa likod. Sa Purok Dos. Purok Dos ha? So, sa mga taga Purok Dos dyan, baka naman. May bulad kayo, penge. Tinating spaghetti, guys. Inu-okay-okay ko lang siya para ma-enjoy ko yung sauce. Kasi gusto ko maraming... Ah, sige. Lipat ako doon. Wait lang, wait lang. Wow. Di ba, OA sa dami, di ba? Di naman. Kulang pa nga. Kaya naman sa'yo. Sorry, ah. As in, yung ginagawa ko sa Pinas, binalagyan ko pa ng ano, be? Ketchup. Yum! Ito yung kakain kasi ang pangit ng ugali ni Jaya. Binaalis tayo kasi magpapaganda daw siya. Char lang. Mmm! Pero hindi may ibang lasa yung kanilang spaghetti dito, no? May ano? May ibang lasa, hindi siya masyadong connect sa Pinas, no? Oo. Iba yung ano? Spaghetti dito. Hindi na pasarap. No? Mm-hmm.
Kalasan niya naman ba yung ano be? Yung pinas na Jollibee, pero kulang siya ng ano. Parang tamis, no? Mm-hmm. Ah, yung cheese pala, hindi ano. Kagaya ng cheese sa Pilipinas. Salted even kasi. Pero hindi naman talaga kasi sa bigatin na lasa ng Jollibee. Kaya siya ano, patok. Dahil yan sa mga memories ng mga kabataan natin, di ba? Kasi mga mayayaman lang before, pag may special occasion lang nakakain ng Jollibee, ganun. So, syempre, ang natatak sa isipan natin is mga special occasion kapag ka naisip natin yung Jollibee. Kaya, nasasarapan tayo. Pero, may pero. Wala silang breast part. At wing. At wings? Bakit? Bakit nga ba? Ibang company meron. Wala supplier? Not dito. Bakit nga? Sa akong tanong. Chicken. Naku, may electric fan pala. Maingay ito. Ayan. Hello. Tapos na tayo mga eksena natin today. And dito si Jaya. Bumili siya ng chocolates. At alam niyo ba ang pambinili niya? Alam niyo ba? Ay? Inubos niya na. Alam niyo ba ano? Oh, dito pa tinapon yung ano. Ito binili niya, oh. Sene. Sushi. Pero ang alam ko kasi, dun sa may ano, dun sa may H&H po, na H&H ba yun? Na ano, at TT Supermarket, kapag pa-closing na sila, TNT, nagpa-$5 sila. Kahit sa Metro naman ata, sa Metro ka bumili? Yeah. Love Loss pala siya bumili. Nag-ano sila, kasi nga diba sushi is, hindi siya pwedeng mapa-umagahan. So, hindi siya na sa store kasi kanyang shelf life is very, very small, limited. So, yun, bumili siya ng sushi. Pero kakain ko lang, mga leftover kinain natin kasi titipid si Bading. Say hello! Ang laki naman ang mukha ko! Kaya nabalumit yan! Ilaban! Huwag po kayo mag-subscribe sa akin niya. Hello, basher! Ayan, magluluto po tayo ng pagkain niya para bukas. Magluluto ko siya. And then, gusto mong giniling? With egg, please. Giniling with egg? Yeah. Paano giniling with egg na boiled egg? Paano gawin yun eh?
I mean, kasi yung egg, dapat bukas mo na yung sali. Mag-boil ka lang kasi magpangit yung egg. Magkano ka, magkaikulay ba yun? Salmonella. Kapag ka na ano yung ano. Siyempre, sabihin natin bahay natin, nakitira po ako kay Jaya. Pinapalayas niya na po ako. Baka may ano kayo dyan, extra room. Ito po yung view natin, ako, di ba? Mabuksan man dito, pero mga tamarin.